balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Sa final press conference para sa Gabalyo versus Donaire, it's an honor to fight my idol. Yan ang sambit ng challenger para dito sa paparating niyang laban kontra kay Nonito Donaire. Inamin rin niya na base sa kanyang huling laban kung saan nagawa niyang lumusot via split decision kontra sa dating IBF bantamweight champion na si Emmanuel Rodriguez, kailangan niyang ma-improve ang kanyang head movement at sumuntok pa ng mas marami. Dito naman kay Donaire, matapos umano ang Inoue fight, naramdaman niyang kaya pa niya at may purpose raw na ipagpatuloy niya ang kanyang karera. At ang purpose nga raw na iyon ay ang maging undisputed champion. Tungkol naman sa paglaban sa kapwa Pinoy, proud si Filipino Flash na kagaya ng mga Meksikano, may kababayan rin siyang makakatapat sa ganitong kataas na kompetisyon. Ngayon mabalik naman tayo sa challenger nang tanungin siya sa kung anong paghahanda ang ginawa niya para sa napakatinding left hook ng defending WBC bantamweight champion. Ibinunyag niyang sa gym, laging ibinabato sa kanya ang left hook na kamukha ng kay Nonito. Pero hindi nga lang daw ito ang kailangan nilang paghandaan dahil siguradong maraming baon ang eksperyensadong si Donaire. At dahil hindi nga naman ganon kabihasa pa sa pagsasalita ng Ingles si Gabalyo, hirap siyang ma-express ang kanyang nais sabihin. Kaya ang nangyari, to the rescue ang katabing si Nonito para tulungan siya na i-translate from Bisaya to English ang kanyang sagot. Unusual po ito sa isang press con na ang mismong makakatunggali ang magsisilbi mong translator. Kaya yun pong mga tao na nanonood sa kanila ay napatawa. Nag-fist bump rin ang dalawang Pinoy pagkatapos na maari nating sabihin bilang pagpapakita ng kumbaga sports lang kahit na magbabatuhan sila ng matitinding suntok sa darating na linggo. Ganun pa man kahit na kay Gabalyo ang kalamangan sa edad dahil siya ay 25 anyos pa lamang kumpara kay Donaire na 39 na, hindi ito nakikitang advantage ng tinaguriang The Assassin dahil numero lamang umano ang mga ito at ang galaw ng kanyang idolo ay andoon pa rin. Sa pagiging knockout artist naman ni Ray Mart, inisa isang binanggit ni Donaire yung mga nakalaban niyang heavy puncher kagaya ni Inoue, Darchinian at Walters. At dahil raw sa kanyang experience sa mga ganitong kalaban, wala na siyang takot. Kaya ang focus na lang umano nila ngayon ay ang kanilang strategy sa kung papaano tatalunin ang challenger. Saka idinagdag rin niya na napaka-importante na mentally conditioned rin siya nang sa ganon, kahit ano pang mangyari sa laban, handa sila para gawin kung anong dapat. Samantala, bad news po mula doon sa Dubai. Ang ating kababayan na si WBO bantamweight champion Gian Riel Casimero ay hindi na available para depensahan ng kanyang titulo. Isinugod ang ating kampiyon sa ospital na mukhang dahil sa dehydration. Bali ang last minute na ngang papalit kay Cuadro Alas para lumaban kay Paul Butler ay ang number 8 sa ratings at nagre-reklamong napagkaitan ng pagkakataon para muling lumaban sa kampiyonato na si Joseph Agbeko. Anyway, para naman sa weigh-in result ng iba pang Pinoy na nakaschedule lumaban sa Dubai, si Jason Mama ay tumimbang ng 50.6 kilograms o 111.5 pounds pareho sa kanyang makakatunggali na si Charlie Edwards para sa IBF flyweight belt. Si Donnie Nietes naman ay 114.9 habang ang ipapasagupa sa kanya na si Norberto Jimenez ay 114.6. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing, Prodigy.